Ikaw nang bahala kay Charlie. At sa anak ko, Jax. Bili niya, dahilan upang bahagya pa siyang mapatango. Kayo nang bahala sa anak ko. Nang araw ring iyon ay, tuluyan nang naisilang ni Micaela ang isang malusog na batang lalaki. Mabilis naman na umagos sa pisngi ni Charlie, ang luha ng kasunod ng balitang iyon ay ang paggawala naman ng pinsan niyang si Micaela. Kung bago ka pa lang sa channel nito, kilig kwento ni Ate Jane, istorya mo at kwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Hindi nyo naman po kailangan magbanat ng buto para makapag-subscribe. Isang pindut lamang po yan, pero ang kapalit nito ay ang tuloy-tuloy na libreng panunood nyo sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sa nakaraang kabanatay, nag-aalala si Charlie sa kanyang pinsan. Hindi niya alam kung sinong lalaki ang nakabuntis kay Micaela. Chapter 2. Nagtagal pa ng ilang minuto ang kwentuhan nila bago ito nagdesisyong bumalik sa trabaho. Wala namang ibang nagawa si Charlie kung hindi ang bumalik sa paradahan ng jeep upang doon umextra ng trabaho. Oh, biyaheng ulong ka po! Patuloy niya na sigaw. Sipag ah! Tanong ni Mang Ernesto sa kanya nang pumaradang minamaneho nitong jeep sa usual na spot nito. Ngayon lang kita nakita. Wala ka yata kahapon. May job interview po ako kahapon, Mang Ernesto. Nakangiti niyang sagot na tinanguan naman nito. Hindi nga lang natuloy dahil nagkaroon ng aberya. Bakit naman? Na-cancel ba? Sa halip na sumagot, nagdesisyon na lang siyang magkibit-balikat dito. Sa tuwing maaalala niyang nangyari kahapon, hindi niya maiwasang makaramdam ng galit. Hindi para sa sarili niya, kung hindi dahil sa lalaking nakaperwisyo sa kanya kahapon. Sa halip na humingi ng tawad, nagawa pa siya nitong insultuhin at batuhin ng pera. Ano nga bang magagawa niya sa pera nito? Baka gusto niyang sunugin ko pa sa harap niyang pera niya. Bulong pa niya sa sarili bago umirap sa kawalan. Nagpatuloy lamang siya sa paghahanap ng pasahero sa jeep hanggang sa tuluyan na nga itong napuno. Isa pa Charlie, isa pa. Saan ni Mang Ernesto? Oh, narinig niyo iyon? Isa pa. Aniya sa mga taong naroroon. Isa pa po. Biyaheng ulongga po. Ulongga po. Subic. Bareto. Sa kabila ng abalang kalye, agad na nangunot ang noo niya nang makita ang pamilyar na figura ng isang lalaki. Kung hindi siya nagkakamali ay, ito yung lalaking na Marwisha sa kanya kahapon. Sa kabilang banda, wala namang pagpipilian si Jake kung hindi ang sumakay sa jeep na nakita niya. Agad siyang tumawid sa kalsada at aakyat na sana siya sa loob. Ngunit agad din siyang natigilan sa pagpasok nito nang bigla na lamang may humila sa braso niya. What the? What the? What the ka dyan? Singal sa kanya ng babaeng nakasagutan niya kahapon. Anong ginagawa mo rito? Wala akong planong makipagbardagulan sa'yo, Miss Poodle. Kaya kung okay lang, let go of my hand. Singal niya bago muling binawi ang kamay. Anong Poodle? Muling singal sa kanya ni Charlie. Bago nito muling hinila ang braso ng lalaking, nagpupimilit na sumakay sa loob. Sinong Poodle? Ikaw na nga itong nakagawa ng kasalanan sa akin kahapon. Ikaw pang may ganang mainsulto sa akin. Wala akong panahon sa'yo. Nagmamadali ako. Singhal ni Jake bago muling umakyat na muli na naman niyang ikinatigil nang hinila na naman siya pababa ni Charlie. Ano ba? Wala ka bang magawa sa buhay mo? Hindi para sa'yo ang seat na yan. Singhal sa kanya ni Charlie bago siya nito tinulak sa gilid upang makapasok ang isang matandang ginang. Ingat po, Lola. Thank you, Charlie. What the hell? Singal sa kanya ni Jake habang pinagmamasdan nila ang jeep na umarangkada palayo. May meeting akong kailangang daluhan ngayon. Maliliit na ako. Problema ko ba yun? Bakit kasi ngayon ka lang? Mapang-asar na sambit sa kanya ni Charlie dahilan upang bahagya pang mag-init ang kabuuan ng mukha niya sa sobrang pagkapikon. At isa pa,
Hindi ba't may kotse ka? Nasaan ang kotse mo? At bakit hindi yun ang gamitin mo? Nasa shop. At alam mo ba kung bakit naroon? Dahil sa katangahan mong kulot ka. Habang tumatagal, mas lalo lang sumasamang ugali nito ah. Singal ni Charlie sa isip niya bago na mewang sa harap nito. Deserve mong maliit ka dahil masama ang ugali mo. Charlie! Sigaw ni Jeffrey na maiparada nito ang jeep sa usual na spot nito. Kamusta na? Hindi kita nakita kahapon ah. May interview akong hindi napuntahan. Ngiti niya sa driver bago lumingon sa lalaki ngayon ay umismid sa direksyon niya. Kamusta kayo ni Galema? Balita ko. Pinapagamit mo na yun ah. Humagalpak naman sa tawa si Jeffrey dahilan upang pabirong umismid si Charlie sa kanya. Hindi naman. Pampanga lang. Natatawang sagot ng driver sa kanya. Walang nagawa si Jade kung hindi ang umismid sa dalawa bago siya nagdesisyong pumasok sa jeep ni Jeffrey. Agad na nangunot ang noon ni Charlie nang dahil sa nakita niya kaya naman wala siyang nagawa kung hindi ang magtungo sa dulo nito. Anong ginagawa mo dyan? Singhal nito sa binata. May sinabi ba akong pumunta ka dyan? Bakit? Kailangan ba ng permiso mo bago sumakay rito? Oo! Patanong nitong sagot. Bumaba ka dyan kung ayaw mo si Kuya Jeff pang magpababa sa'yo. Isang ismid lang ginawa ni Jake bago siya nagdesisyong bumaba sa jeep. Agad namang nagtungo si Charlie sa unahan ng jeep habang abala sa pagkipagkwentuhan sa chopper na nasa loob nito. Nagugustuhan niya na ba? Tanong pa ni Charlie na hindi nakatakas sa tenga ni Jake. Pustahan tayo. Mas lalo lang tumibay yung samahan niyo nang dahil doon ano? Anong tumibay? Mas lalo ka mong sumarap. Natatawang sadang chopper. Ikaw ba? Kailan mo susubukan? Saka na lang siguro. Kapag may pantustos na ako. Ano ba Charlie? Natatawang saan ni Jeffrey. Sagot ko naman ang unang gamit mo. Pero sa susunod, ikaw nang bahala doon. Ano, deal? Nang hindi na napigilan ang sarili. Mabilis na nagtungo si Jake sa direksyon nila na ikinataas naman ang kilay ni Charlie. Kababae mong tao, may balak kang gumamit ng droga? Singhal niya sa dalaga bago lumingon sa chopper. Isa ka pa. Sa halip na ilihim mo yung pagsasyabu mo, nagagawa mo pang mang-record ng mga bata. Shabu? Tanong ni Jeffrey. Bata? Asik naman ni Charlie. Do you even know kung anong pinag-uusapan namin? Agad na humalukip-kip si Jake sa harapan niya bago gumisi. Shabu? Multivitamins. Sagot ni Charlie dahilan upang mangunot ang noon ni Jake. Ngayon kung hindi mo alam ang tungkol sa bagay na iyon, manahimik ka na lang. Pwede? Nang dahil sa kahiyan ay wala nang nagawa si Jake kung hindi ang namumulang maglakad palayo sa terminal. Hindi lang naman silang jeep doon. So bakit pa nga ba siya naghihintay sa linya ng babaeng iyon? Saan ka boss? Magkano hanggang Santa Monica? Pasinghal yung tanong sa chopper na nakita niya. Magbibigay ako ng kahit magkano, pasakayin mo lang ako. Naku boss, hanggang manggahan lang ako eh. Sagot nito sa kanya bago tumuro sa direksyon ng babaeng nakasagutan niya kanina. Doon ang sasakyan ng paolongga po. Magbigay ka na lang ng 30 pesos, tapos magpababa ka na lang sa lugar na sinasabi mo. Isang ismid ang ginawad sa kanya ni Jake bago ito nagdesisyong bumalik uli sa pila ng jeep. Ano? Sasakay ka pa ba? Asik ng babae bago lumingon sa ngayon ay puno ng jeep. Wala na tuloy space para sa'yo. Hintayin mo na lang yung susunod na jeep. Nasa San Marcelona na rin naman si Boyet. Nambabesit ka ba? Singhal nito sa kanya na bahagya niya pang ikinatuwa. I already told you. May meeting ako. Kung hindi mo lang ako pinigilan kanina, edi sana'y nandun na ako. Edi pasensya. Ngayon, kung hindi ka makapaghintay, edi kuhanin mo na lang yung kotse mo sa shop. Ngiti sa kanya ng babae.
may isang matanda na lumapit kay Charlie na nakangiti niyang nilingon. Wala namang nagawa si Jake kung hindi yung umismid sa dalawa. Meron pa ba iya? Nagmamadali kasi ako ngayon. Ay, meron ho. Pasok lang po kayo. Sagot nito. Excuse me? Sabat ni Jake dahilan upang mapalingon sa kanyang dalawa. Kanina pa ako nandito sa pila. Hindi ba't ako ang nararapat umupo doon since kanina pa ako naghihintay rito? Ay, pasensya ka na iho. Hindi kasi kita napansin. Pati ba naman matanda, sir? Singhal ng dalaga sa kanya na ikinataas na lang ng kilay nito. Aagawan niyo pa ng upuan sa jeep? Naku, iha. Kaya ko namang maghintay. Hindi to ang issue roon. Singhal ni Jake sa kanya. Ang usapan dito kanina pa akong naghihintay. E di mauna ka dun. Singhal nito sa kanya. Tutal nagmamadali ka naman, di ba? And since arrogante at ungentleman ka naman, e di mauna ka, go! Buti alam mo. Sagot na lang ni Jake sa kanya bago nagdesisyong pumasok sa loob ng jeep. Tingnan mo tong lalaking ito. Hindi makapaniwalang singhal ni Charlie. Dahilan upang bahagya pang matawa ang matandang babaeng nasa harapan niya. Nakita niyo po ba iyon? Huwag na kayong mag-away, iha. At baka magkahulugan lang kayo ng loob niyan. Sadang matanda bago ito umupo sa bakanting upuan na naroon. Wala namang nagawa si Charlie kung hindi ang sumimangot. At pinagbas na lang ang jeep na umarangkada palayo. Kung ganong klase siguro ng lalaki ang makakatuluyan ko, baka maaga lang pumuti ang buhok ko. Bulong niya sa sarili bago muling nagpatuloy sa trabaho. Lumipas ang mga buwan at nagpatuloy lang si Charlie sa pagtatrabaho sa terminal. Kahit na maliit lang ang kinikita rito, kahit papaano naman ay nagagawa niyang makatulong sa pag-iipon para sa panganganak ni Micaela. Hindi niya rin naman nakita pang lalaking iyon sa terminal. Kaya naman kahit na papaano ay nakakapagtrabaho naman siya ng maayos. Nang dahil sa kawala ng trabaho, wala namang nagawa si Micaela kung hindi ang manatili na lang sa bahay. Katulad nga ng sinabi ni Charlie, medyo masaya lang ang pagbubuntis ng pinsan niya. Kaya naman, palagi silang nagpupunta sa community hospital upang magpa-check up. Malapit ka na raw mga anak? Tanong ni Jackson kay Micaela na nakangiti nitong tinanguan. Kamusta naman ang ama ng dinadala mo? Nagparamdam na ba? Malungkot na umiling si Micaela kaya naman walang nagawa si Jackson kung hindi ang liham na ikinuyom ang mga palad. Matagal ko nang sinasabi sa'yo na lulokohin ka lang ng hayop na iyon, Micaela. Bakit nga ba kasi hindi ka maniwala sa lahat ng sinasabi ko sa'yo? Ginusto ko naman ang nangyayari sa amin, Jax. Sagot ni Micaela dahilan upang namumula siyang nag-iwas ng tingin. At saka, please lang, pwede bang huwag nating pag-usapan ang tungkol kay Jake? Baka marinig tayo ni Charlie. Nang dahil sa pakiusap nito, wala nang nagawa si Jackson kung hindi ang tuluyan nangang manahimik. Katulad ng nakagawian, paulit-ulit niya itong kinakamusta. Siya rin ang nag-provide sa lahat ng gastusin nito sa community centers. Madalas nga rin silang mapagkamalang mag-asawa ng mga nurse na naroroon, kaya naman minsan ay nakakaramdam na rin ng hiya si Micaela kay Jackson. Mahigpit na hinawakan ni Micaela ang braso ni Jackson habang sinusugod siya sa emergency room. Nag-aalala naman si Jackson habang nakatingin sa dalaga na ngayon ay namumutlang nakatitig sa kanya. Ikaw nang bahala kay Charlie. At sa anak ko, Jax. Bili niya dahilan upang bahagya na siyang mapatango. Kayo nang bahala sa anak ko. Nang araw ring iyon ay tuluyan nangang naisilang ni Micaela ang isang malusog na batang lalaki. Mabilis naman na umago sa pisngi ni Charlie ang luha ng kasunod ng balitang iyon, nang pagkawala naman ng pinsan niyang si Micaela. Iniwan niya na kami. Naiiyak niyang bulong kay Jackson habang kalong-kalong ang anak ng pinsan niya. Naging mahirap para kay Charlie ang lahat, nang dahil sa kawala ng trabaho, hindi niya rin nagagawang sustentuhan ang panggatas ng pamangkin niya. Maging ang mga diapers na ginagamit nito ay ang mga pinagtagpi-tagping lampin na lang, kaya naman hindi niya naiwasang makaramdam ng awa para sa bata.
Anong gagawin ko, Jax? Naiyak na naman na tanong ni Charlie sa kaibigan nang minsan na naman itong sumugod sa bahay ng kaibigan. Ni hindi niya na nga magawang mabilang kung ilang beses siya nang hininga ng kaibigan. Sa tuwing may pera ito, nagpapahiram naman ito. Pero ngayong mahinang kita ng shop nila, kahit na gustuhin niya mang bumili ng gatas ay hindi niya rin naman magawa. Pasensya na, Charlie. Sadyang wala kaming budget ngayon eh. Sagot sa kanya ni Aling Pasing, ina ni Jackson. Huwag kang mag-alala. Kapag nakakuha ko ng pera sa lending, papahiramin kita. Kahit na 500 lang. Pasensya na talaga, Charlie. Mahinang sambit ni Jackson dahilan upang bahagya pang nagbaba ng tingin sa kanyang kaibigan. Kapag may extra akong pera, tutulungan ko kayo. Pangako yan. Mag-isang nilakad ni Charlie ang daan patungo sa bahay nila. Kalong-kalong niya ang sanggol habang patuloy sila sa paglalakad. May ilan nang napatitig sa gawin niya dahil mukha siyang gusgusing manok na inagawan ng pagkain. Huwag kang mag-alala. Kapag nakaluwag-luwag ako, hindi ka nagagamit ng lumang tela para sa lampin mo. Bulong niya sa bata bago nakangiting tinahak ang daan patungo sa bahay nila. Dumating din sa puntong ginusto niyang pampunin ng bata. Ngunit sa tuwing maalala niya ang mga balitang napapanood niya sa telebisyon, tila ba mas lalo lamang umurong ang sikmura niya. Paano kaya kung hanapin natin si Jake? Tanong ni Charlie sabay lingon kay Jackson. In the first place, siya dapat ang naghihirap dito, hindi ba? Hindi na nga siya nagpakanobyo sa pinsan ko. Pati ba naman sa pagiging ama sa bunga ng kakatihan niya? Hindi siya magpapakaama? May ideya ka ba kung saan siya matatagpuan? Tanong ni Jackson sa kanya na bahagya niyang ikinanguso. Wala namang nabanggit sa akin si Micaela. Sa tuwing tatanungin ko naman siya noon, wala naman siyang ibang sinasagot kung hindi ang mabait si Jay. Nang dahil sa sinagot nito, wala nang nagawa si Jackson kung hindi ang matawa. Isang nguso naman ay ginawad sa kanya ni Charlie bago umismid sa kaibigan. Subukan mong hanapin lahat ng documents na meron siya sa dati niyang trabaho. Nabanggit niya kasi sa akin na dati niyang boss yung animal na nakabuntis sa kanya. Suwesyo ni Jackson sa kanya. Tama si Jackson. May nabanggit na rin si Micaela sa kanya tungkol sa dati niyang trabaho. Paano kung naroon nga ang mga files na may identity ng taong ngayon? At dito na nga po nagtatapos ang Kabanata 2. Ano kayang gagawin ni Charlie kapag nalaman niyang ang lalaking kanyang nakaaway ay yun palang ama ng kanyang pamangkin? Kung bago ka pa lang sa channel neto, kilig kwento ni Ate Jane, istorya mo at kwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Hindi nyo naman po kailangan magbanat ng buto para makapag-subscribe. Isang pindut lamang po yan, pero ang kapalit nito ay ang tuloy-tuloy na libreng panunood nyo sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!